nag-aalaga ng... Magbawal ng tuwi, nagpapadla ng tuwi. Ah, tubig ulit. Yung patukay, mayroon pang matitirang patukanan, sa hapon lang magpapatukaw ulit. So, napaka... Nung 4 p.m. pa. Napaka-importante mga kabets on the road. Binigay pointers ni Sir Ariel yung tubig. So, every 4 hours po. Oh, every 4 hours. So, mahalagang bagay na fresh po yan. Siyempre, same portable po, dapat. Same with the... chicks na ano eh, game foul, ano eh. Tsaka sa brooder. Sa brooder, ganun eh. Kasi pag na-stagnant yung tubig, medyo yung bacterial load. Load nung ano, medyo, isang oras, pwedeng mag-multiplicate na millions, billions. Diba? Yun yung pine-prevent natin eh, para maiwasan yung mga gut infection, tama, respiratory tama. Infections. Tama. So, bali yung 12 po, yung tubig nun, alas 4 ulit, Sir Ariel, papalitan. Alas 4. Tapos po, feeding ulit. Feeding ulit na alas 4 na naman. So, 4, 5. Mga bandang 6 po, pwede na tayong mamulot. Mamulot na. Okay. So, 6, 7, 8. Kumbaga, kapag na, ano na, na nasanay na yung tao natin, kumbaga, nagiging rutinary na. Rutinary na. So, hindi po katulad sa ibang pag-aalaga, di ba? Na pag minsan gagabihin ka, di ba? Especially brooding, ganyan. So ito, most of the time, trabaho is umaga hanggang hapon. Umaga hapon. Mm. Yung mga nauna na punta natin, Dok, may standard feeding sila, di ba? Yes, oo. Kaya sir, ilang gramo nagpo-pol yung kinakain nila sa isang ano sa isang araw? Sa isang araw. Siguro, as at 20 hanggang 30 grams lang. Mm. Oo, parang same-same lang din, no? Almost same po. Almost same. Doon sa lima nating capacity, sir. Ilang bags po 'yon? Bali 2 bags sila. So 2 bags. So 5,000 to ba o tama? Mm-hmm. 20 to 21, 22 'yan. Hindi siya lumalayo doon, no. Grams. Mm-hmm. Kasi ano eh, syempre 70 to 75% po ng gastos ng ating ano, ng ating alaga is sa feeds. Sa feeds talaga. Ayan. Syempre bukod sa feeds, kailangan po nating i-consider talaga yung water. Water. Tapos syempre ito pa. Basic husbandry. Mm-hmm. Tapos medication, hindi naman natin, hindi naman tayo nagbabakuna, 'di ba? May mga supplement, tapos supplement feeding, opo. Syempre biosecurity. 'Di ba? Tamo. Opo. Syempre sa pangingitlog po, dapat kukuha tayo ng genetics na maganda. Nutrition. Feeds nga po ni Sir Ariel, nabanggit ko kanina, commercial feeds. Galing sa isang malaking company. So management, climate, biosecurity, and disease investigation. Mm-hmm. Yun yung mga bumubuo sa lahat ng pag-aalaga, lalo-lalo na kapag ang ina-handle natin is ano, may buhay. Tama. Sir, ito naman, ano, baka may mga tips naman tayo dun sa mga gustong mag-umpisa. Since last 3 years, ay tayo ay, kumbaga, binigyan tayo ng wisdom ng ating kaibigan na, sir, mag-alaga ka ng ganyan, maganda ang... maganda ang kita natin diyan. Kumbaga very kumbaga stable ang kita sa quail lay. Yung concept ng pagko-quail lay. Kumbaga may advice tayo dun sa mga gustong mag-umpisa. Ang may advice ko lang siguro mag-umpisa lang muna sa hindi kalaki ang ano. Ayan, yung volume. Maliit na volume lang muna, kahit 2,000, 3,000. Yun ang maganda ang umpisa. Tapos, unang-una, yung maghanap muna ng market. Opo. Bago ka mag-alaga. Tama-tama po, ayan. Mayroon ka nga alaga, wala ka namang market. Ubulukan ka lang, sir, ng itlog. Kasi sirahan na ng itlog doon. Ayan, napakagandang inputs po yun. Yun ang unang-una. Yung volume at saka yung kailangan meron kang market. Ayan, syempre. At ayan, napaka, ano po yan, napaka-kumpleto yung sinabi kahit na dalawa lang. Kasi yung mga pointers ni sir, kasi doon naiikot yung flow ng inyong negosyo. Tsaka, Dok, wala naman magsisimula ka talaga sa maliit. Tama, tama. Aaralin mo talaga siya, ano? Kumbaga, kailangan mong pag-aralan yung, like yung kanina, di ba? Additional inputs. Every 4 hours, tapos yung feeding, twice a day, tapos picking nung pamumulot ng itlog. Kumbaga, yung sistema na yon kapag na-master mo, talagang ano, kumbaga, rutinary na lang. Kaya di ka magtataka na hindi siya nag-medicate. Kasi, yun nga, laging fresh yung water eh. Walang room for bacterial load dun sa patubigan. Isang ano yan eh, isang magandang halimbawa yan sa mga ano, sa mga gustong magsimula ng kanilang negosyo pagdating sa livestock. Kahit anong klaseng livestock, basta kahit sa tao, Dok, di ba? Kahit tao kapag nakainom tayo ng tubig na marumi, syempre na-consider din yung health natin diyan.
Ito may uling hirit na question, okay, sir. Sir, sa ganitong uri ng hanap buhay o negosyo, ano ang naging impact nito sa buhay natin? Alam ko may pinag-aaral tayo, may sinusuportahan tayo. Gaano po yung impact nito sa buhay natin? Malaki din do ka ng tulong niya, lalo sa pang-araw-araw na gastos. Napuprovide ng pagpupulong siguro. Ayan. So nabanggit niyo, sir, dalawa, may isang college, senior high school tsaka elementary. No, so mga kabets on the road, ayan. Kung tayo di naman naga, kumbaga, ang hanap natin is hanap buhay, pag-sustain ng family, pwede po niyo i-consider yung ano, quail laying. Tsaka sa space daw, hindi naman siya ganun kalaki, ano eh, yung kailangan mong space para mapag-alagaan ng quail eh. So, kung makikita lang na mamaya yung building ni sir, kumbaga, ilang square meter lang. Kino-consider itong residential. Diba? Yung pong ipot ng ating alaga, paano natin, although, ano yan ha, magandang uri ng fertilizer yan, ano, paano natin dinidispose? Sa akin kasi, Doc, may kumukuha dito. Ah, okay. Mm-hmm. Daily. Every morning, pagkatapos ng ipunin ng nag-aalaga ko, may kukuha dito na nag-pre-scan. Mm-hmm. Okay. Maganda po yun, ah. Hindi so, magkukos na kami. Hindi magkukos ng problema yun. Eh. Wala. Oh, kasi pagkasako, sasako kasi daw kayo. Pagkasako, kukunin na. Opo. Kukunin na ng ano, daily. Maganda ano yan, ah. Magkaiba dun sa ano natin, eh. Nadok, yung iba naman. Kasi andun yung ano, yung amoy, eh. Yung amoy, yung ammonia. Magdamag na yun, andun na yung ano, sisigaw na yung ammonia. Yan, isa sa kalaban natin yan sa respiratory problem, mga kabets on the road. Level ng ammonia. Kailangan everyday, naalis din yun. Yan. Ayan, at sana'y nakapagbigay po kami ng konting kaalaman sa ating mga tagapanood dito sa Bets on the Road. At sana po sa susunod na pagkakataon ay makasama namin kayo. Yan. Sa aming pagbabalik na Bets on the Road, sa ating segment na Pet Talk, pag-uusapan natin yung mga layer management naman, Doc, no? Sa mga papisahing mga itlog ng puting itlog, puting itlog, no? Mga layers, mga chicken layers. Kung ano ba yung mga management, ano ba yung mga kailangan nilang i-consider sa kanilang brooding hanggang sa laying, kung ilang percentage yung kailangan nilang matik ng kanilang ano, ng kanilang layers. Sa aming pagbabalik po ng Bets on the Road. Isang kwentong bida na naman ang nalaman natin ngayon. Tampok ang Infantes Farm at ang hanap buhay ni Ariel Infantes sa pag-aalaga ng pugo. Sa aming pagbabalik, bubusugin muli tayo ng ating mga eksperto ng mga kaalaman patungkol sa mga brooding at laying sa ating pet talk.